Today, I can proudly say na simula ngayon ay libre na ang kuryente namin dito sa bahay. Dahil as per sa aking computation, naka-ROI na ako dito sa aking GridTide setup. Hindi na ito estimated ROI ha. Actual na ito based sa performance ng aking setup. Kaya ipapasilip ko sa inyo ngayon yung mga monthly billing records ko mula simula hanggang ngayon. At i-share ko rin yung mga lesson learned, pati kung anong nasira, pinalitan, dinagdag since mula noong unang install ko nito 5 years ago. By the way, kung may matutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin. At pati notification bell on nyo na rin. Okay, now balik tayo sa ating topic. July 26, 2019 noong na-commission ko itong aking GridTide setup at July 2024 na ngayon. Kaya 5 taon na itong aking setup. Pero hindi pa ganito ang setup ko dati. Ganito pa. So ito po yung aking mga solar panels. 330 watts na polycrystalline. So dalawang grupo ito or dalawang array. So sa isang array mayroong 8 panels. So I have total of 16 panels. So ang peak wattage naman ng bawat array is 2,640 watts. At dahil dalawang array ito or dalawang grupo, so ang total wattage ng aking solar panel is 5,280 watts or 5.28 kilowatt. Pero noong 2022, nabago ang setup ko. Ang 10 330 watts na polycrystalline panels ay pinagsama ko na sa isang array. At ang pangalawang array naman ay kumpos na ng bagong 6 na tig 450 watts na monocrystalline panels. Nabasagan kasi ako ng mga panels noong bagyong Odette. Yun ang lesson learned ko. Sobrang kumpiyansa ko kasi noon, hindi ko tinanggal ang mga panels before dumating ang bagyo. Kaya kung may mga solar kayo, huwag magkumpiyansa, lalo na kapag super typhoon ang parating. Ito, balikan lang natin sandali ang nangyari sa aking solar panels noong bagyong Odette. Sabi nila, or nabasa ko sa isang website, na mga solar panel ay kayang mag-withstand ng 120 miles per hour ng lakas ng hangin or equivalent ng 220 kilometers per hour. Mamaya po, expected na makarating yung bagyo dito sa amin na may lakas na 110 to 135 kilometers per hour. Hindi ko na po babaklasin yung mga solar panel ko. So, I hope and pray na lang na makasurvive ito hanggang makalampas yung bagyo. Nakalampas na po ang bagyo at ito ang iniwan ng bagyong Odette sa bahay ko. At hindi lang sa bahay ko, maraming bahay at building sa lugar namin ang nasira at nawala ng bubong. So ito yung panel na wala pang basag. Nakatayo na yan. Okay pa yan. Ito ring isa na to, okay pa. Sa gitna, yung doon, di ko pa alam yung sa dulo, itong isa nakatayo, okay pa rin. Walang basag yan. So out of 17 solar panels, 5 yung nabasag. Yung 4 nandito, yung isa nandun pa sa loob, nakakalang. So ito ang pinakadahilan kung bakit tatagalan bago ako naka ROI. Pero maliban sa 5 panels, nakapagpalit din ako ng isang SPD dahil bumigay itong isa. At noong unang install ko rin, nagdagdag ako o nag-install ako ng temperature controlled cooling fan. Kasi nag-overheat ang inverter kapag mataas na ang harvest. Usually, tuwing tanghali. Kaya yan din ang isa niyong dapat i-observe sa setup. Yung mga unang araw, tingnan nyo kung hindi nag-overheat ang inverter. Kapag nag-overheat, it's either ilipat nyo ang inverter sa mas ventilated na pwesto or lagyan nyo ng cooling fan tulad sa akin. Itong nilagay ko ay temperature controlled na para hindi tuloy-tuloy ang andar ng fan. Itong inverter ko kasi ay fanless. Kung meron namang cooling fan ang inverter, no need na nito. Kung gusto nyo malaman paano ko ginawa, ilalagay ko ang video sa end screen dito banda pagkatapos ng video na ito. At ilagay ko rin ang link sa video description. Or kaya bisitahin nyo ang aking channel at hanapin ang video na ito.
At maliban doon sa nabanggit ko, wala na akong ginastos pa o dinagdag sa setup. Kahit sa maintenance, parang ilang beses ko lang na punasan ang mga panels. And yun nga, dati 5.28 kilowatts yung total wattage ng panels ko. Ngayon, 6 kilowatts na. Although, ang inverter ko ay may maximum input lang na 5.8 kilowatts, yung 6 kilowatts array naman ay in reality, hindi naman talaga nakakaabot ng 6 kilowatts. Dito sa akin, na-observe ko ang pinakamataas na wattage na napoproduce ng mga panels ay 5.2 kilowatts lang mahigit. Kaya para sa akin, kung gusto mong ma-maximize ang capacity ng inverter, kahit mag-oversize ka ng 5 to 10% sa input capacity nito, walang problema. July 2024 na ngayon at 5 years na ang aking setup at ang total harvest na ng inverter ko sa ngayon ay 39,000 plus na. Kunti na lang at 40,000 na. Still kicking pa. At sa loob ng 5 years, 51 months dyan ay zero ang bill namin sa kuryente. Hindi kami nag-zero noong mga unang buwan kasi under construction pa ang aking bahay. Then, itong dalawang buwan ay pagkatapos noong Bagyong Odette. Matagal kasi naibalik ang kuryente at nire-repair pa noon ang aking bahay. Then, itong last 2 months ay dahil siguro noong sobrang init sa atin. At dahil summer, walang pasok ang mga bata kaya nasa bahay lang. Ang tagal pa magising kaya medyo mataas ang consumption lalo na sa aircon. At pagkagising, computer naman at TV ang always naka-on kaya maliit lang ang na-export na energy. Kaya naubos yung mga creditable amount ko na naipon from previous months. Dito sa June, maliit nga ang imported energy pero bumaba naman ang kilowatt hour rate ng DU. Nasa 8 pesos na lang mahigit. At napansin ko yan na kapag bumaba ang rate ng imported energy, bumababa din ang rate ng exported energy. Ngayon, paano ko naman na-compute na naka-ROI na ako? Dito lang yan sa aking actual records. Ito sa itaas ay ang total na nagastos ko. Noong una kasi, ito lang ang nagastos ko. Ngayon, dahil nagdagdag ako ng mga panels, ito na siya. Ngayon, ito naman ay ang total monthly credit ko sa aking exported power sa loob ng 5 years. Nirecord ko ito monthly. Then, itong daytime consumption naman, kinuha ko ito based sa total kilowatt hour harvest ng aking inverter. At binawasan ko naman sa total export. Yung exported kilowatt hour na reading ng DU. So, ang remaining, automatic na, computed na yon na nagamit ko sa daytime. At monthly yan na kinukuha ko. At minumultiply ko naman sa average rate per kilowatt hour ng DU. So yan yung savings ko sa daytime. So total average monthly credit ng DU para sa aking export plus saving sa daytime consumption. At itong total ay binawasan ko naman sa aking nagastos sa setup. At itong diferensya ay yan yung masasabi natin na tubo ko na. Parang maliit lang tingnan sa ngayon. Pero dahil matagal ko pa magamit ang aking setup, then lalaki pa yan. At tingnan natin kung ilang years pa ang itatagal ng bawat parts. Aabot kaya ng 20 years pa ang mga solar panels? Or ilang years pa kaya ang itatagal ng inverter? Abangan nyo yan. I-update ko pa kayo ulit dito sa aking setup. Kaya kung hindi pa kayo nakapag subscribe na po kayo. At kung gusto nyong magka-idea paano mag-setup, i-click nyo yung video na yan and see you there. At huwag nyo rin palang kalimutan i-turn on itong notification bell. Okay? See you sa next videos.